Hindi ang gagawa, no? Kasi sa kanya na hindi gumagawa. Ngunit nananalig sa Diyos na nagpapawalang sana sa masama ang kanyang pananampalataya ibinilang na katwiran. Amen. His faith is counted for him for righteousness. Oh, sa verse 6, tinan niyo. Tinan niyo sa verse 6, ganda. Gaya naman na sinasambit ni David na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Yun. Oh, as David said, the blessedness of a man. And to whom God imputed righteousness. Yun. Without works. Without works. Ipinasok yung katwiran. Amen. Without your works. Yes. Eh, napakapalag mo. Amen. Amen. Napakapalag mo. Dahil hindi tayong gumawa. Amen. Para Amen. Ba Amen. Ito yung panlaban sa mga nag-aayunan. Without works. Okay. Kaya nga po ayusin natin eh. Kaya, sige, pag may time dapat tayo, 15 pa naman ako ano sa buwan eh. Kung interesado pa kayo, maraming mga inire-reveal si Lord na talagang magiging victorious kayo. Amen. Maraming churches na kinabang na. Di ba lagi akong wala? 15 pa naman kayo alis? So Monday uli. So Monday uli. Nag-drive yan pa tayo. Okay, balikan natin. Amen, amen. So, as David said, the blessedness of a man whom God imputed righteousness without works. Yung tao, tayo yun na makasalanan. Kailan ka naging makasalanan? Dahil doon sa pagsuway niya, Dan. Wala ka pang nagawang kasalanan, makasalanan ka na. Amen. Ngayon dito, nagpasya ka na sumampalataya sa Diyos na nagpapawalan sana sa masamay. Ang iyong pananampalataya, counted for you for righteousness, for your righteousness. Kaya you are blessed, one of the blessed among men. Why? Because God imputed the righteousness to you without your works. Yes. Hindi ka gumawa. Amen. Ipinaso. Nakuha niyo. Amen. Sa verse 8. Binaligtad eh, binamasal. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Oh, Englishin mo. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. No, blessed is the man to whom the Lord, to whom the Lord will not impute sin. Although we are sinners, we are not righteous. But because of Jesus, what He did, going to the cross, we are so blessed. Amen. Because God did not impute sin, but God imputed righteousness to us. Amen. Amen. Inalis niya yung sin, ipinasok yung kabanalan. Amen. 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 Dahil sa ginawa niya. Kaya dapat si Jesus lagi pida. Amen. 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 Isipin niyo na lang, huwag niyo bigyan ng ano, ng matindi ganito, ganito, ganito. Hayaan niyo, turong niyo tama. Kasi ano yun eh, dati kasi sin-conscious tayo dahil sa kautusan eh. Conscious sa kasalanan, kasalanan. So lalo naman lakas yung kasalanan. Eh ngayon nagiging Christ-conscious ka. Humihina tuloy yung kasalanan. Amen. Amen. Kasi hindi ka na nakapokus sa sin eh. Mm-hmm. Nakapokus ka na ngayon kay Jesus, who is your righteousness. Kaya ang buhay natin, Colossians 3 verse 3. Tingnan nyo. Colossians 3 verse 3. Deep in your life is hid with Christ in God. Patay na tayo eh. Yung buhay natin nakatago na kay Lord. Amen. Mm-hmm. Eh, kung paano nakatago ka kay Lord, eh sino makikita? Eh si Lord. Jesus. Amen. Eh, pagkarap mo kay Satanas, hindi ko nakikita kung si Lord. Amen. Oh, tama. Amen. Amen. Our life is hid in Christ. Hidden in Christ. Kaya kala nyo ba, nagtagumpay ko dahil ako'y banal, matuwid. Mas matindi pa ako sa inyo. Kaya lang natuklasan ko ito eh. Position of righteousness. Position. Amen. Oh, eh kahit 24 hours kami maglaban, wala siyang may bubutas. Amen, amen. Amen. Tama. Wala eh. Tama.
Amen. Basta lagi mo i-present si Lord. Amen. Kaya yes. Napalpaka, natulas ka, eh, oh, talagang ganun eh. Tama. Talagang Lord yan. Malik eh. Wala pa tayo sa nami. Amen. 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 Thank you, Lord. Pero i-present mo lang si Lord. Hindi ka nagsisikap na maging matuwid banal. Hindi. Outside of works, naging banal ka because kay Jesus. Amen. Anong pumasok siya? Tama? Amen. Pumasok eh. Yung sin, inalis natin. Mm-hmm. Blessed is the man whom God, to whom God will not impute sin. Oh, so blessed is the man whom God imputed righteousness unto him. Amen. Amen. Pinasok eh. Okay, sige. Dito, ito yung hindi alam ng marami. Philippians 2, verse 12 to 13. Oh, hindi sin mo. Kasi yun ang ginagamit nila eh. Yung nagpupumilit na gumawa. Mm-hmm. Therefore, my beloved, mm-hmm. as you have mm-hmm. always obeyed, not as in my presence only, but naman. Now much more in my absence, work out your own salvation in fear oh, and trembling. Work out your own salvation with fear and trembling. Oh. Naintindihan niyo yun. Ito ang sagot dyan sa verse 13. For it is God. It's working in you, both to will and to do, of His good pleasure. Amen. O, di ba? Nagsalita ka, Pastor. Nagsalita rin ako. Input. Paano lumabas? Yan ang output. Amen. Mama. Kung ano yung pinasok ko dito? Lalabas. Lumabas doon. Eh, sino ba pumasok sa puso natin? Jesus. O, di work out po, ilabas mo. Amen. Because it is God that works in you, in me. It has to do and to win. Siya yung gumagawa eh, kasi pumasok na siya. Amen. Amen. Kaya, i-work out mo. Amen. Ilabas mo si Lord. Amen. Amen. Kwento mo, kaya. Ikwento mo, itinistipan mo. Ipatuto mo. Amen. Ngayon, nagpapasa sila, hindi naintindihan. Verse 12 lang kagad ang kinuha. Hindi nila alam niya sa verse 13, it is God that works in us. Amen. Kailan ang Diyos kuminos? Nung papasokin mo si Lord. Amen. Kaya nga Philippians 4:13, I can do all things now through Christ. Amen. Hindi yung magagawa ko lang ng bagay dahil ako yung gabi, patay tayo kayo sa taras, hindi tayo upload dyan. Bishop, yung ano, nung Saturday, ngayon, meron po akong nag-comment ako sa Facebook sa isang pastor. Ano? Grabe siya kung makapagturo eh. Kaya sabi ko, tama siya, pero may mali, sabi ko. Kasi sabi niya, Kristiyano ka, pastor ka, nagpapatuloy ka sa pagkakasala, wala kang kamalalan. Kaya nag-comment ako sa kanya, sabi ko, baka nakakalimutan niyo po ng lahat po ng bagay na meron tayo, biyaya ka ng Panginoon sa atin. Hanggang nasa lupa tayo, magkakasal. Okay, pastor, tama yan. Okay. Anuin muna natin yung mamaya na yung verse 17 na English natin. Pero dito muna kayo. No. Ang pinag-uusapan natin dito sa harapan ng Diyos at sa harapan ni Satanas. Iba yung sa harapan ng tao, ha? Tama. So we need to win the favor of God and of men. Huwag na muna sa men. Sa Diyos muna tayo. Rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. I-divide muna natin. We are speaking right now in front of God. Then later on, we will speak in front of men. So how can we win the favor of God and the favor of men? Proverbs 3:4. Pitin. Pusang lalabas yan, kabanalan na yan. Ay wala nang buhuto sa'yo. Kasi yung kautosan, ipinasok na sa loob mo. Dati yun, nakaukit sa bato. Iba ito. Okay, basta. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Oh, yun. So, okay na ba kayo na God is so pleased to those who have faith to Him.
Hebrews 11:6. Okay. For without faith, it's impossible to please God. Yun. It is impossible to please God. Amen. Kaya niya sabi, sa kanya na hindi gumagawa, ngunit nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa masama, ang kanyang pananampalataya, ibinila, counted for him, for righteousness. Tama? Amen. Hindi gumagawa, pero nananalig. So because only faith can please God. Without faith, we cannot please God. Amen. So, sino yung sasampalatayanan mo? Si Jesus. Amen. The author, the finisher of our faith, even the perfecter of our faith. So, looking unto Jesus. Si Jesus ang bida. Hindi tayo bida. Amen. Si Jesus ang bida. O ngayon,